Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. Time check, it's 9:15 in the morning. Ang Siyudadano. Good morning, it's March 19, 2024. Signing in for Ang Siyudadano, inipuan sa Indong Amiga, Sheila Dininya Heras. On behalf of Sir Bebot Calieja, magsusolo-solo muna po kita ngayon aldaw. Ninhulita may kalakawan na importante ang sa tuya pong kaibana na si Sir Bebot. And paabutan ta po ning marahay na aga sa tuyan pong mga paradangog from all over the world. And maski po sa mga taga Manila, good morning, and lalong-lalo na po digdi sa mga taga Bicol Region sa Camarines Sur. Marahay na aga po, punan ta po ang sa tuyan programa ning magayagayang punan ta arugon talugon si Sir Junel, ano, gustuhon ko ini kasi a day without the word of God is a day lost, ano, it's a lost day. Sabi po sa Isaiah 25:1, O Lord, you are my God, I will exalt you, I will praise your name, for you have done wonderful things on wonderful plans formed of old, faithful and sure. Ayan po. And good morning. Ayan, gusto ko po ning may sounds digdi. Dahil ko nadadangog lang, ano? Pero gustuhon ko ining sound ni Jamie Grace. Kasi it's a beautiful day. Beautiful Tuesday morning. And magkakaigwa po kita ng mga tutukaron ta ang local news. And national. Magayunan po, ano? Manunungod duman sa tuya pong sa NAIA. Number 4. Ayan, dahil ko kaya aram, ano? Number 4 palan. Yun, dahil mo sinabi. Salamat, Stephen! Ayan, medyo nag-feedback, Steve. Okay. Okay, ayan. Steph, I think nag-feedback ining sa tuyang monitor digdi sa laog kang studio. Ayan, medyo... Okay. Yan, salamat. Pero gusto ko madanggit na may malaog na kitang report at chan, ara at chan. Salamat, Steph, sa imong asistensya. Pero inuton ta po, ano, magayuno na bareta. Ano gusto ko ni, kasi para maging proud naman kita sa mga, from all over the world, mga tao na nagdadagsaan sa tuya pong nasyon, magiging magayunaan sa tuyang NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Magiging, sabi ha, ini ang pangako ha, aabangan ta ni. Nadailang mapako ang pangako na ni Mr. Ramon Ang. Ni Sir Ang, ito po, magiging saksakan ng linis. Yan ang say ni Mr. Ramon Ang, ano? Ipinangako po ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang na magiging saksakan ng linis ang Ninoy Aquino International Airport sa sunod na taon. Ayan. Next year, 2025. Kan in-interview po siya sa sarong istasyon, ang sabi niya, ini po ang ginibo ini, concession agreement na para sa public-private partnership or PPP project sa Kalayaan Hall na nasa Palasyo ng Malacañang katong kasugma lang po. And March 18 po kasugma ini ang sinabi ni Mr. Ang. Kaya sariwang-sariwa, fresh na fresh from the oven ang sa iyang sinabi, mainit-init, ano? Na sa loob daaning anum na bulan magiging, ini po ang termino niya, magayuna na, saksakan na ng linis ang paliparan, ang airport niya to sa irarumkan sa indang pag-administrar. Yan, sabi niya, pagagandahin within 6 months from the time you take over, September to next year, March before Holy Week. Nako, saksakan na ng linis yon, sabi ni Mr. Ang. Eh, bukod po man sa kalinigan, pigpromesa niya din po ni Mr. Ang na papakarayon ang ventilation, papadakulaon pa ang terminal para sa mga pasahero,
Tanganing mas dakol pang matukawan and magserbing waiting area duman sa NAIA. Ang mga opisina da po, da inakaipuhan na linigon ta marilipat naman sinda ning lugar ang mga opisina. Ano? Sabi niya pa, verbatim, pati yung aircon magiging malamig na kasi da yung gayo da. Ano? Yan ang complain kan mga tao duman. And dadami ang upuan. Alam nyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, madedecongest na rin ang Terminal 1, 2, 3. Kasi marami ngayon sa Terminal 1, 2, 3 mga offices. Mga kung ano-ano na nag-occupy ng space na dapat para sa mga passenger. Eh, napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala ng traffic. Hilingon ta. And bukod po dyan, sabi din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nag-attender man po si BBM Duman. Nag-attender siya, nabanggit na event, igwasin na event, sina Transportation. Ayaw man po Duman, sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Manila International Airport Authority General Manager Eric Jose C. Ines, and House Speaker Martin Romualdez. Yan po ang pinangako. Ano? Pagkatapos po kato, manunutaran po baga kaya? Nadalan ta ano sa TV? Matatandaan ta po na naging kontrobersyal ang NAIA nin huli ta igwang surot na magatol, makulog, na nangagat, nakaperwisyo sa mga pasahero. Pagkatapos po ka ito, ay nagkadaralan ta pa po ano? Itong mga kino na nagraralapagan ay may solo-solo, may kalapagan siya. Pero dahil ko nahiling, sarong kino na bising-bising nagyayaba-yaba, na ispatanta po, ano, pagala-gala, ano, nagpapara lakaw-lakaw duman sa laog kang vicinity kang terminal sa inka nakahiling. International Airport na igwang nagyayaba-yabang kino. Pero kiss goodbye na daa po yan. Let's kiss goodbye to that kino. Next year, maana yan. Dahil, or ninhuli ta, igwa kita ang magiging saksaka ng linis na international airport. Well, bueno, igwa po kitang kaibanan sa luwas. Mari-report si Sir Ed Saliva. Sir Ed, come in. Garumayo ako na dadangog, ano? Kay Sir Ed. Kay Sir Ed, yaon ka na ba? Ayan. Ayan, iko-connector pa lang. Medyo, ayan, yeah. Sir Ed. Good morning, okay, Sir Ed. Okay, ma'am. Opo, okay na. Okay na, okay. Dapat na parantabay. Ngayon kita di ma'am sa ano, sa police station kan, banuan ng libmanan. Makakaulay sa si Police Lieutenant Colonel Alex Piñapiel. Tungkol po ni ma'am duman sa pag-abot ni Senator Amy Marcos kahapon. Opo. Makuha ang payag ng PNB kung kumusta ang pag-abot kang Senator, kung hindi naman sila nahirapan, kung ano man mga naganapan dito sa bayan Libmanan kahapon. Live tayo, sir, sa BBS. Naka-angkor sabi si Ma'am Chi Eras sa programang Ansyudadano. Ansyudadano. Hello, good morning, Colonel. Colonel Alex. Hello, Ma'am Chi. Good morning po. Ay, good morning. Po, na, COP po ng Libmanan Municipal Police Station. Opo, good morning, Chief. Opo, mangungumusta lang po kita kung anong nangyari kasugma sa pagbisita ni Senator Amy Marcos. Opo, ma'am. Actually po, ma'am, very successful po yung visit ng ating sa butihing Senator Amy Marcos. Very safe and sound po siyang dumating dito, and very safe and sound din po siyang naka-take off dito sa bayan ng Libmanan. Hoy, maray po ano? Kumusta po si mga tao si pagsabat sa iya? Kuan po, ma'am, sa
ano po ma'am, in terms of security preparations po natin ma'am, maganda po yung ginawa natin ma'am kasi very supportive po ang ating butihing mayor sa mga requirements ng PNP para ma-secure po natin yung pagdating ng ating VIP dito sa bayan ng Libmanan. So nagpapasalamat po ako ma'am sa ating butihing mayor, si Honorable Jess Camara, dahil anytime po ma'am na tawagan ko po siya, kausapin ko po siya, talagang insisted po ma'am na available yung ano niya ma'am, yung opisina niya para ma-secure po talaga ma'am yung ating VIP. And for your information po ma'am, maganda rin po yung support ng ating butihing provincial director na si Police Colonel Julius Cesar M. Domingo dahil nagpadala po siya ma'am ng 250 personnel na augment para lang po sa karagdagang security dito sa bayan ng Libmanan. Kaya masasabi po natin ma'am na maganda po yung security plan na ginawa natin para sa pagdating ng ating butihing senador. Opo. Chief, anong oras po nakaabot si Mayo, si senator? Dumating po siya ma'am is around 11 ma'am, mga 11:20 kasi galing pa po siya ma'am ng Bicol Medical Center sa Naga City. Ah, okay. Opo ma'am. And pag ano niya po dito ma'am, almost an hour man po ma'am. An hour man po ma'am yung ano niya dito ma'am, yung programa ma'am ng assistance to individual during crisis situation ma'am, yung AIX. Mm-mm. Ito po ang sa iyang intention talaga na pagdyan, ano? So, day pala nasunod, si 10 o'clock to 11:15 na pag ano niya, nainot ang BMC na nabisita. Oy, marahi-rahi. Ayun po, ma'am. Actually po, ma'am, yun po talaga, ma'am, ang nasa itinerary, ma'am, ni Senator Marcos, ma'am. Okay. BMC po muna, ma'am. Then, dito na po, ma'am, sa bayan ng Libmanan. Opo. Nag-dinner po siya. Chief, by the way, ako po nagbibikol, ikaw po pala nagtatagalog. By the way, naintindihan mo po ako? Yes po, ma'am. Opo. Okay lang po. So, until what time po nagstay si Senator Amy? Mga, siguro po, ma'am, mga ano na po yun, ma'am, mga 12:30, ganun po, ma'am. Ay, kasi opo. Nag-ano pa po siya, ma'am, nag-lunch pa po siya, ma'am, dito, ma'am. Opo. Yung mga tao, kumusta po? Bigyan nyo kami ng parang picture, Chief, kung anong yung mga tao, paano siya sinalubong? Actually po, ma'am, masaya po yung mga taga-Libmanan po, ma'am, kasi yung mga recipient po natin, ma'am, ay nabigyan ng, ano, ma'am, ng educational assistance at may mga, ano din po, ma'am, may mga bata din po, ma'am, na recipient na nabigyan ng Nutriban. Nutriban. Opo, ma'am, po. And yung may mga group of Ilocanos din po, ma'am, na nag-join sa pag-welcome sa ating butihing senator, ma'am. Kaya madami po talaga, ma'am, yung tao dito kahapon, ma'am. So more or less po, ma'am, yung tao po dito, ma'am, kahapon is nasa around 1,500, ma'am. Oh, 1,500. Including the beneficiaries. Ano po? Yes po, ma'am. Po. Umaasa na talagang darating siya. Nako, sa nakapakalaking bagay po yan. Kung hindi ako nagkakamali, Chief, ang assistance na ibinigay kahapon ni Senator Amy is for educational, medical, and livelihood assistance. Tama po ba? Yes po, ma'am. Po, po. Okay. So, kasama po, ma'am, kahapon, ma'am, mga ating butihing gobernador, si Governor Luigi Villaforte po, ma'am. Kasama po, ma'am, ni Ma'am Senator. Opo, so, ay nako, maganda po, ano? Kasi nabigyan talaga ng pagkakataon na mabigyan ng asistensya at atensyon ang mga pangangailangan ng isang Libmanan, Camarines Sur. Yes so, po, ma'am. Opo. Napakabuti po. Tuwang-tuwa din po, ma'am, yung mga taga-Libmanan kahapon, ma'am, dahil dun sa programa, ma'am, activity na ibinigay
ng ating buting senator. Opo. So, nako. So, nandyan na po, ano, nagpakita mismo si senator, si governor, and nandun din siyempre ang ama ng bayan, si Mayor Jess Camara. Kumpleto na, and yung mga konsehal nandyan din. And sa tulong nyo, Chief, naging very successful ang flow ng program kahapon. With the presence of Senator Amy Marcos na napaka-encouraging para sa buong bayan ng Libmanan. Chief, meron pa po ba kayong gustong ipaabot na mensahe para sa ating mga nakikinig? Idagdag na lang tabi, Ma'am Chi. Sir Ed, yes po. Kung pagkatapos po yung sabi, sir, sa public kan banwaan ng Libmanan, sa iba po nag-dagot si Senator dito sa ibang barangay ng Libmanan. Actually po, sir, after po dito sa diretso na po si Senator Amy sa sa Naga Airport. Wala na pong pinag-dito. Opo, diretso na po siya kasi may accordingly po, may engagement pa po siya sa Manila. Ipasa ko gira sa iyo, Ma'am Chi. Opo, maraming salamat po, Sir Ed. And Chief of Police, si Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Alex Apinyafiel. Tama po ba ang aking pronunciation ng inyong pangalan, Chief? Ayun po, Mama po, tama. Salamat po, and ini pong mga maarabot na mga aldaw, tibaad po magkaireistoryahan pa ang satuya pong Chief of Police, maka-istoryanta siya. Digdi po sa Anshu Dadano, digdi po sa BBS. Salamat pong maray, Sir Chief. Ayun po, Mama, maraming salamat din po. God bless po. Bless mo pong panawagan, sir, sa bayan ng Libmanan. Okay po, at salamat po, Sir Ed. Sa mga tagalib sa mga maninyos po, ang inyong kapulisan, padagos po na nagtatrabaho para ma-secure po ang sa Indong Bayan. Kaya ang hinihingi lang po namin ang inyong suporta na para po ma-maintainar natin ang satuyang pasi-orden. Ayan, garo po na cut kita, no? Pero yun po na ko ataman si main content kan tatuya pong gustong ipaabot sa mga tao. And ayan na po, Mayo na, no? Day na makabalik, Steph? Yan, from technical side po, pigihiling ta po. Salamat na maray, Sir Ed Saliva, sa imong report manunungod sa nangyari kasuugmang pagbisita ni Senator Amy Marcos to give the educational, medical, and livelihood assistance sa around 1,200 na mga recipients po kang benepisyaryong iyon na ipigandam kan sa tuya pong lugar dyan po sa Libmanan. So, salamat po and yao ng presensya kan mga importanteng tao na magkahiriling taduman sa panginginot ni Governor Luigi Villaverde, yao din si Mayor Jess Camara. Salamat po and congratulations sa bilog na kapulisan and bilog na banwaan kang Libmanan, Camarines Sur. And araatyan lang po, igwa pa kitang mga lokal na bareta na madadangog. Pero igwa po kitang good news. Ini po, gustuhon ko ning good news na niho. Wake up and smile. Manunungod sa ang satuyang good news for today for the whole national of concern, national concern ino, itong New Philippine Passport Act na pinirmahan na po ni PBBM bilang batas, bilang lay. Yan. Kita po kaya medyo nasasakitan mag-renew kan sa kuya pong luma o namaray na passport. Itong green pa. Ngunyan lang ko nakaisip mag-renew na naman ta. Sabi ko, anytime ini. Sabi kan sa kuya mga tugang, anytime magbisita ka digdi. So sige, pakarayon taan sa tuyang passport. Igwa po kitang bareta. Malaog si Sir Boyet Paderes para sa isa ini? Magayon ini. Sir Boyet, come in. Salamat sila, maray na pagkaaga. Kuyan, maray talaga ang nabarita ngunyan tabi sila.
At hababa na naman ang tarifa sa kuryente. Uy, gusto ko yan. Salamat, kasuri ko liwat hababa ang tarifa ka na kuryente. Kaya pinagkontaktan ko niya na pagkaga si Sir na Renier Kuyan. Bukay, ano, kan Kasuriko, kwensya, siya ang opisyal na tagapagtaram kan Kasuriko para maraman ta ang detalyes kaining liwat na pagbaba kan talipan ng kuryente igdi sa toyang lugar. Sir Renier, maray na pagkaga po, ya, po sa linya si Sheila po. Good morning. Apo, good morning, Sir Boyet, kay Ma'am Sheila. Tagapos po na nag-aantabay ngayon yan sa BBS. Good morning po. Apo, yan, bali, nag-uwag po sa patuloyang kuryente ngayon na bulan na Marso 2024 na kung sa'yin talagang maugma ano, ang gabos ng mga member consumer owners sa patuloyang kooperatiba ang katuloy ko po. Na kung sa'yin, last month, ano, kumpara kang nakaaling bulan, nandito 7 pesos kita. Ngunyan, 5 pesos na lang, ano, 5 pesos, 0.2137 centavos per kilowatt hour. Sa residential po yan, and sa low voltage ta, 4 pesos, 0.3384 centavos per kilowatt hour. And sa high voltage, ano po, si mga commercial ta, 3 pesos, 0.1647 centavos per kilowatt hour. Kung po karata kang nakaaging bulan na February 2024, ining tarifa sa kuryente ko niya na March 2024, nagbaba po kita, ining kulang-kulang na sa more or less, ano po, ining sa residential, sa low voltage, nasa 2 pesos, 0.7004 centavos per kilowatt hour. Sa high voltage ta, 2 pesos, 0.969 centavos per kilowatt hour. Iyo po yan si binaba. Nasa 2 pesos labi, ano, kita to yung binaba mo yan kumpara sa nakaaging bulan ng February. Kaya, maugma po, ano, kita to yung mga member consumer owners, tanong lalo na tamainit ang panahon. Kung baga, buwelo daang maggamit kang mga call devices, ano, sa satulang mga harong, sa satulang mga office. Opo, Sir Chief na naman ako. Sir Rainer, maray na aga po sa saimo. And magayunan po ang satuya pong bareta na yan, nakakapasmile sa mga konsumidores, sa member consumers ng Kasuriko. And ini po ano, linawong ko lang, more than 2 pesos parehas sa mga low voltage and residential ang ibinaba kumpara kang last month. So, opo. So ini po sa until when po kaya ini ang projection ta po na aron kani? Effective rate po ang ngunya na March. Kasi sabihon kung makareceive kasi bill ngunya na March. Iyon na po ini ang effective rate ta. Pero madurar lang po ini ning sarong bulan. Ano, sa paglaog po kang April, gusto sabihon, mabago na naman po si satuyang computation base po duman sa naipadaraman sa satuyang mga bill, ano, hali duman sa satuyang mga power suppliers. Pero tigla uman pa kaya, ang naka-apekto kaya iting dakula, Mang Sheila, para sa information sa satuyang mga para ang tabay mo niya ng mga contractors kang kuryente. Ito pong hababang tarifa sa kuryente o hababang presyo ano sa wholesale electricity spot market na taro yan sa nagsusupply sa tuya ng kuryente. And taro pa, itong bagong computation ano na naipadala po sa tuya ng Energy Regulatory Commission ng Resolution Number 14 Series of 2022 na kung sain automatic po si adjustment ano kung magluwas duman sa computation, every 3 months po kaya, kaipuhan pong mag-compute ano, pag-abot duman sa over and under recovery. Kaya, pina-implement po yan, kansatuyang kooperatiba, yung mga previous months ang basis pa kainin duman sa computation kaya itong pinadala kang ERC, hindi sa Resolution Number 14 Series of 2022, yun may pwede sinagluwas. Kaya may adjustment kita, pero dahil po pagkakampante, ano, by April,
ako nagbaba kita ng 5 pesos. O 10 pesos mo niyan, nasa 5 pesos na lang ang tarifa ta sa kuryente. Eh by April po, sigurado mabalik po kita naman sa dati na 7 pesos. Although ang 7 pesos hanggang 8 pesos, manageable pa. O tayo man po talaga yan ang katuloy ang tarifa. Kumpara ka tong 11 pesos, and nagralangkaw pa ka tong nakaagi mga taon. Nag 17 kita. Oo, pinaka... History po kang katuloy ko to. Nag 17 pesos point 80 centavos. Medyo alarming na, and dahil na po yan, acceptable. Ano, maski po sa Samuya, na mga empleyado, talagang po yan, Chief, sir. 2000, last year, 2022, kundi ako kung tama ang pagkakagiramdam ko, Ma'am Sheila, nasa February o March, April, mga araw po kaya, o third quarter ng 2023, 2022, last quarter ng puon po si Tereribukan sa ibang bansa, ining Russia sa Ukraine. Pektaran duman si supply kang sa tuyang coal na panggatong sa kuryente. Apektado po si tarifa sa kuryente kang sa tuyang kooperatiba. Actually, bako lang kasuray ko siya ng problema ka ito. Sa ibang mga electric cooperatives, igwa pong 22 pesos power rate. Ayun ang medyo day na po talaga kinaya ng katuyang mga member kong Shomer Onis. Kaya nag-ibo po ng paagi si Kasuray Kutu para magkaigwa po ng solusyon sa problemang ito. Kaya nag-abot po kayo sa parting araw na po kayo ni, napabalik ka naman sa dati. Ano? Ito pa yung mga kontrata ng mga nakaaging mga taon, na-approvean ito 2011, 2010, na long term sa mga kontraka ito, dahil mo po inaasahan bagayang magkakaigwa ng gera, karibukan na maapekta rin po yung supply ng coal. Kaya sa mga yan, Ma'am Pinedro na po, na kita ang pinakababa, ano? Inot na inot siguro, congratulations sa gabos ng mga consumidores kang kuryente. Last month, February, nakabalik na sa top 5 sa enterong Pilipinas on-grid ng mga electric cooperative o sa mainland, kaining tatuyang nasyon, pantulo kita sa pinakahababang kuryente and number 1 kita sa Bicol Region. And doon yan, tigihiling ta ining 5 pesos ta, baka kita mag number 1 sa enterong Pilipinas sa pinakahababang tarifa sa kuryente. Uy, magayunan talaga, sir, no? So, pwede na mag-aircon si mga day nagbubuhay kan sa inda mga aircon kan mga nakaaging bulan. Lalo na mo yan, mainit. Yan. Actually, iyuman nga na yan ang pagiramdumi. Dahil dawa po kaya hababa ang tarifa sa kuryente kan Kasureco 2. Kung ang konsumo ta na doble hanggang triple, medyo dahil naman mamateo ng pagbaba na ini. Tanaka-depende man po giraray duman sa kilowatt hour consumption na ginagamit ka o nakukonsumot ang kuryente. Halimbawa, kung nagagamit po ka mo ng electric fan ng anong na oras sa Sarungal daw, ingon yan, baka nag-12 oras hanggang 18 oras na kamo. Kung sabihin, sinakonsumo nin doon kuryente, halimbawa, nagkakantidad niya sa electric fan lang ng 200, pwedeng magdubli o triple hanggang 600. Simple computation. Kaya yun yung pinapangapudan ta. Dawa po nagbaba si tarifa sa kuryente kang katuloy ko to. Kaya po handa man po giraray i-manage si paggamit kang sa tuyang mga appliances, lalong-lalo ng electric fan, aircon. Medyo may epekto pa po ini. Dahil kung nagbaba ang rate ta, naglangkaw si kilowatt hour consumption po nindo, alangkaw man po giraray ang babayadan po kaya. Iyo po, tama yan pong pagirumdum na yan, Sir Rainer, itong i-manage. Ta, ang electric fan po pati, may pag, ang mga kasulo, pag na-overuse naman yan, tapos na itinatanggal sa pakasaksak. E ngunyan po pati summer, o mga ang problema kayan, itong overuse ng electric fan. Saka, siguro si tamang maintenance, pag sinabing tamang maintenance, dapat si oil niya, nahihiling ta permi, tiglalagan ta mismisi itong sa may haro ni sa may motor na. Tapos linigan po itong likod ng electric fan. So, minsan dakulong po mga nakakalaog na duman ng mga alpog. Gusto sabihin, grabe na po si, o kaya
sagad na si number of hours at ang dami na plus ito pang likod niya din nakakabuelo pag ikot si ano ta mainit na siya. Iyo po. Ay, naman po nakakalaog si Duros naman sa likod ng electric fan. Saro pa po yun sa nakaka-apektar. Oo, nasambit mo. Pwede pa po. Nalang tawang babayaran na po kayo. Oo, nasambit mo Sir Rainier. May number of hours lang ba talaga ang electric fan? Sa Indo po, ang mga perang oras lang talaga dapat ang dire-diretsyong pag-andar kayan. At sino po kung babasaran sa itong mga heavy duty ng mga electric fan, 12 hours maximum niya, kahingalo po, tapos resume na naman kita. Gusto sabihin, makahingalo lang po siya ng almost siguro mga 30 minutes to 1 hour. Pwede naman po ganito. Kaya lang, sabi ta nga ni Dawa Gurano siguro ka gayon o original ang kanyang gamit. Kung talagang dahil mo man na properly maintained, talagang magkakaiwan yung problema. So gusto sabihin dapat binubuksan itong makina sa likod, sir, tapos piglilinig-linigan man. Yan. Saka ano po, siguro mas advisable, mag-engage kita duman sa mga inverter. Ano, kung kumpyutan ta kaya, halimbawa, electric fan. Kung may tulog kita o apat na electric fan, karabayan po nagagana sa satuyang harong, siguro mas makakatipid kita kung aircon. Hilingonta po ang mga bagay na adalanta kung ang lugar ngaya nagagaramit kita sa rabayan ng electric fan, apat. Tapos ikumparata doon sa inverter na aircon, may mas dakula po ang matitipid ta kayan. Yan ang mga pag-aadal na kaipuhan ta pong siguro hilingon mang girare no para makatabang ano sa pag-abot po duman sa epekente and mayong aksay ang paggamit ng kuryente and makakasave pa po kita ning kwarta po kayan sa pambayad. Iyo po, yung manangad no kung apat na sarabayan na electric fan at tapos sa sarong aircon baka kung kukuwentahon and then naka-inverter. Ito pong inverter, pwede mo kaming tawan in layman's term Sir Rainer. Taano siya ta mas matipid gamiton? Opo, may mga bago na kaya yung mga moderno na ngon yan, mga kumbaga si mga piyesa niya, pinasadit, ano? Ang example lang ganyan, itong TV. Sa TV po, baga itong mga may mga picture tube pa, dakula ang likod niya, pero mo yan, mga flat screen, mga LED na siya. Iyan mga bagay na yan na talagang dikit man lang ganyan ng konsumong kuryente. Kumbaga pinapasadit na si mga piyesa niya, mas sadik si piyesa, mas tipid sa kuryente. Pag-abot naman sa mga inverter ta, saro pa kaya dapat sa i-consider ano, kung magamit kita ng aircon. Ano, ta, baka mag-isip si iba, ang aircon niya applicable sa gabos ng lugar sa satuyang harong. Kabali po kayo sa pigihiling kayo, itong square meter kang sa imong harong o kwarto. Mm-hmm. Baka magpakal kita ng aircon, dakulao ng harong, ay dakulao ng kwarto ta, o ang sala ta, sa dito ng aircon, eh, dahil man po yan takayano. Opo, dahil may mati ang lipot. Ewan, girara yan pwede. Ano, kaya, kung magamit kita ng mga inverter, siguro, isipon tamang girara, i-consider tamang sila, si size, ano, si length, kaya itong sartuyang papalipoton na lugar. Kaya, yan. Ano, ta, kung ang mangyayari, sadit si aircon, si 1 horsepower lang kaya, o 0.5 horsepower, tapos ang papalipoton ta ngayon nasa 20 square meter. Dakulaon. May kaya. Ay, may epekto. Mas mararautolos ang aircon. Tahirit po siyang maray. Kung sabihin, ang aircon kaya, pag bukasan mo siya, ang pinaka-objective niya, mapalipot niya si lugar. Oo. Hanggang dahil niya pinahabol itong thermostat niya na abot naman sa level, na kung sa in dapat siya magpahingalo, pirmi lang yan hirit ang makina niya. So, mainit yan. Kaya yan, yan ang mga mangyayari. Kaya baga, minsan, saro yan ito nagiging kausa kong kasulo, dahil po baralan siya do. Ano? kaya dapat, sabi ko nga ni, siguro magkonsulta duman sa mga knowledgeable sa mga bagay na araw kainin, para at least, kung magsunod kaya kita duman sa tamang paggamit ng kuryente, sa mga appliances, dakula po ang masisave ta, ano? Sa pag-bayad ng kuryente bulan-bulan. Opo. Siguro, pero yan dapat sa may consider ta.
Iyo po. Sir Rainier, may haloy na akong gustong ihapot. Ano ta? Nagkakadaralan ko lang. Ining manunungod sa, alimbawa, electric fan o ano man na appliances ta dyan sa Laog Kang Harong, kapag daida ang ginagamit and naka-off and pero naka-plug pa rin, is around 30% pa rin ang nagkukonsumo ng kuryente. Tama po ba yan? Ang arog kaya na? Oo. Ang apod kaya yung phantom load. Ano? Phantom load. Phantom load. Ang kung sain, yung pong pagkasaksak, alimbawa, ano, natuod ba lang kita, TV, pag magdala niya, i-off lang sa remote. Mm-hmm. Kung sabi yun, nasa 20-30%, naggagana pa siya o nagkukonsumo pa siya ng kuryente. Kaya tanggal yun. Ayun po, gusto sabihin kaya, minsan nga ni, may mga charger pa kang cellphone, igwapa kita kayo, dahil natin tatanggal. At tatanggalon lang si ibabaw, si cellphone, wallet na si charger. Oo, oh, nagkukonsume pa yan. Nagkukonsume pa po yan dahil ang mga metro takayangon yan is, ano na po siya, digital, ano, kumbaga, single na pwedeng maggamit ng maski dikit pong konsumo, na nagre-registro na duman sa tuluyang metro. Yan ang mga bagungon niya na nagruluwasan. Kaya kung ini pong mga TV, nakasaksak pirmi, tapos minsan kaya nahugakan kita magtanggal kaya na, no? Bukas man lang ngayon. Dahil na nga tanggal, ma-remote na lang kita. Electric fan, nagkukonsumo pa po yan. So, ganun sabihin, lalaog pa si kuryente niya duman sa laogan sistema ng sarong appliances. Ayo po, so, po yan, inaabot ang may mga aksaya. Ano, oo, sayang aksaya talaga. Aksaya yan. So malinaw na malinaw po yan. 20-30% nagkukonsumo pa po ng kuryente maski dai ginagamit ang sarong appliances na sarong appliance basta nakasaksak. Another question po, ining maiba kita digdi Sir Rainier. Ini pong mga inaapod na electric saving device, sikat na sikat over Shopee and mga iba pang binabakalan. And totoo po ba yung mga yan? Actually, yan nga ni ang katuyang pinapangipudan firmi. Ano, dahil bago lang sa mga online ano, nababakal, kundi may mga naglilibot. Ano, iyo po. Katuyang mga harong. Ako po, nagpun kita sa Kasoreco 2, itong nag-iipa kita duman sa mga nagdadakop ng illegal connection. Minsan saro yan sa naiimbestigaran kayong mga nakaaging mga taon. Na igwa pong pagkakataon na nakuryente itong consumer dahil may naglibot duman sa lugar ninda, nagbakal siya kaya itong power saver. Ano? Oo, power saver. Pag sinaksak day ito, maggamit ganing makakusog na appliance, mayong gaanong konsumo. Ano? Mm-hmm. Ang nangyari, ini pala ng mga naglilibot na ini, nagkakapi na pong iribahan, ano? Iribahan ng sinda. Ang nangyari duman sa iyang harong, may nagpapabakal sa laong, tapos kang idedemo na po si kuryente, si mga appliances niya, iwawalat niya ini sa iyo mo ngayon, madam, magtaw ka lang ngayon ng 50% araw kayo ng kantidad, iwawalat niya, tapos testingon mo ngayon, next month, hababa na sa iyo mong babayaran sa kuryente. O yan ang ginibo pala, kasi ibang nasa luwas, tig-reverse itong connection sa metro. Ano? Gusto sabihin, reverse polarity, nangyari, binago po si sistema duman sa metro, mababa talaga si konsumo. Tulad na bulat. Babalikan na niya. Yan, kinalikot si metro. Ang nangyari po, nadakop ni Kasoreco, kalikot si metro, pero itong consumer, mga senior citizen na po, italaging nakula man ang pagtulog din. Hindi niya man kayang gibuhon itong pagsakat doon sa metro niya, na ikalikotan niya, na i-reverse niya si connection. Nag-reverse po yung connection niya, si negative sa kasi positive niya, ganun sabihin, si neutral niya, magiging line. Ang nangyari, si Makuapo, kaya itong senior citizen, na kuryente, na nagsakat doon sa atop. Duman na po naglaog si Kasoreco to, nag-investigar. Iyon na po, ito sinahiling yung problema. Dahil duman sa power saver na dahil man po nakakatabang na mapababa ang konsumo, kundi kinalikot lang si kontador, ano, na biktima ka itong mga modus na naglilibot sa ito yung mga lugar. Ang nangyari po, na-accident din pa si Bako Apo,
payo man pong nangyaring pagbawas kang konsumo. Mm-hmm. Ano then, po ito sa mga kaapo? Nagadan, sir? Eh, yun po. Oh, mm-hmm. Kaya, yan, mayo man po yung epekto. Mayo man po yung epekto ang power saving device na yan. Dahil, isipin mo po, ano, kung ikakabita sa laog, ano, ikakabita sa laog, I mean, power saver na yun sa mga taktakan, and ang metro may po naon sa luwas. Kung baga nag-iog na si kuryente naman sa metro, bago niya mapadikit si konsumo. Iyan ang nangyayari. Kadapin po kayang napapatubod kaning power saving device na iniho. No, imposible ho itong maray. Ano? Igo pa ko yung mga devices na ginagamit ko niyan. Itong may mga, halimbawa nga itong sa aircon, ay talagang apod po kayo ito. Itong automatic siya. Kung nang sabihin, pag ganyan mo ginagamit ang aircon, automatic na pundo. Kaya makakatipid talaga ito. Kumbaga, legit po ito. Po yan. Yan, legit yan. May, basta may nag-agi po sa DTI, may ICC sticker yan. Nag-agi sa evaluation, eh, legit po yan. Ano? Legit po yan. And, aram-tamang baga ang mga brand na talagang mapapagkakatiwalaan pa. Ano? Ang, pero paano, ito ang loob po kaya ng power saving na ini, power saver device na ini, aga po, ano? Ayan ang makangingirit. May, si Saro, magnet. May pagkabat lang siya sa laog. Pero mayo pong epekto, yan, mayong epekto, hinagadan lang siya ng 3,000 to 4,000 pesos. Uy, mahalon. Diyan po sa... Nabibiktima. Oo, sa mga nabibiktima, usually senior citizens. Ang, sa ano po, nagkahiriling ko sa Binabakalan online, 100 plus, nakapromo ngayon, 130 pesos. As cheap as that. Sa, pero nahiling ko man agad, pig-imbestigaran ko man, so mga videos kan mga ibang nagbooking. Ang makatakot po kayo, baka iyo pa yung magkausatan sa tuyang kasulo o sa tuyang harong. Pwede. Yun ang mangyayari. Day kita, kumbaga, although, kung nag-agi man po yun sa mga standard na pag-inspeksyon kan sa tuyang gobyerno, siguro, tiwala pa kita dyan, ano? Pero kung mga mababakal ka lang na mga substandard ang laog ka ini, kumbaga, day heavy duty na nakasaksak siya, mainit, and babayaan tang harong, ititiwala sa duman sa device na ito, ang tatuyang harong na tigpundaran, ning haloy na panahon, napundar sa haloy na panahon, siguro, they advisable. Ano? Sa parte ini, mas maray na sigurong magragastos kita, o magbayad kita ng sabi ta nga ni si natural lang ano si tamang proseso lang sa pagtitipid iyo po diba lang kita no need naman magkarabakal ng device na pwedeng makaapektar sa tatuyang harong ta lalo na ngunyan may magayunong kitang bareta na lowest ang satuyang na experience ang ngunyan na Marso na kilowatt per hour management yun. Load management, si tamang paggamit lang ng kuryente. Maski po kaya sa pagplansya, siguro, ano, dagdag yung kaaraman. Sa pagplansya, ano, siguro, data na isabay duman sa peak load hour. Gusto sabihin yung pag sinabi peak load hour, eh yun, si katagtagi kang paggamit lang ng kuryente. Halimbawa, alig ka sa opisina, pasiring kita sa satuyang, pauli kita sa satuyang harong, siyempre, pag-abot sa araw, maasikaso kita ng mga gigibunta, siwi pamanggihan, maluto kita, magamit kita ng ilaw, magamit kita ng electric fan. Kung sabihin, sa oras na alas 6 o alas 5:30, alas 6 hanggang alas 7 o hanggang alas 8 ng banggi, dahil na kita magsabay niya magplansya. Ano? Gibuhunta yan, pwedeng amay ngaya, amay na amay, tamayo po dyan, dahil yan peak load hour. Kung sabihin, malipot ng panahon, ngunit na kita magamit ng electric fan. Kung maplansya ka kayo, kaya po naman mag-electric fan. Sa mainit, sa aircon pa. Yan. Pero kung amay na amay kita, di makakasave kita. Saro lang ang nanggagana, plansya lang. Mayo ng ibang appliances. So, kumbaga, data po sasarabay sa bayon. Maski po ang paglaba sa washing machine. Mga araw kayo na bagay, day po pwedeng isabay ngayon. During ngayon, peak load hour, naglalaba ka, nagluluto ka sa rice cooker. Oo, ta multitasking ang talent. Yan. Very talented si nanay. One at a time. Hilingon na si makukusog mag-consumong appliances. Ito, sarabay yung paggamit. Ano po?
Mga simpleng araw lang kaya, ako lang may tatabang po. Opo. Sir Rainier, last question na lang po, ano, ta medyo abutong talaga kita ng oras, pero importante po ining ihahapot ko lang. Ito pong mga application na last year pa, nasagkod nyo yan, dahil pa po, June kasi, ako igwa akong sadit na tindahan sa Pili. Pero until now, June so application ko until now March, Mayo pa po da ang Metro. So paano po kaya yan? Ano ang status tangon yan kang bagong Metro? Opo, actually yan ang nagiging problema ta. Last year pa, nagkaigwa po kita ng kakapusan o kakulangan sa nag-aabot na supply kang Metro. Bali, nagkuhan po kayo ini itong nagkaigwaman ng problema itong supply kang ERC seal, si Celio, from ERC. Ngunyan, nagpabiding po kita ng 30,000 kilowatt hour meter. Pero hanggang ngunyan may iba nag-aabot, padikit-dikit. Ano? Nag-aabot 700, may 200, 300. Na panag-abot po ang metrong ini, kung sabi yun, naka-allocate na siya dahil ang backlog pa, dakul-dakul na. Iyo po, tambako na. So, ang nangyayari po niyan, si ibatang mga consumer na depo nakakahalat, nasurot na po sa Kasoreco 2, nabakal na sindaling sa dirinig ng metro, which is kung mahalat po kuta kita, kung may supply kita, libre po yan tinatao. Kaya lang si urgency, halimbawa ngayon gagamito na ngayon po sa iyo, tindahan, ma-opening na ngayon, o kaya ma-punga na pagtinda, tapos maayo ka ng kuryente, eh mapipiritan po talaga magbakal, ano, depende po 'yan, ano, sa kagustuhan kang consumer. Pero kung magkakahalat-halat pa po, much better, ano, dahil libre po 'yan. Kaya lang, opo, Sir Rainier. Opo, may sinabi sa kuya, duman sa Kasoreco 2, duman po sa Pili, sa branch na ito, sabi sa kuya, dai bawal na po da ang magbakal ning sa diring metro, tadai na ninda ika-qualify 'yan. Ta may mga nagbakal kaya kan nakaagi mga substandard dai din naman din da ipapasar and pwede pa mag kausa ning kasulo sa harong so pero man po yan ta may mga consumer man po kay kita na nabakal talaga duman sa kumbaga daily lehitimong tindahan o hardware pag-abot po duman sa testing nabagsak siya yan ang nangyayari nagastusan lang si consumer pero gusto kong sabihin pwede pa pong magbakal mo niyan. Itong ayun sa... po, ang mangyayari, ipapakiulay na lang. Halimbawa, ngayon gusto na talaga at akong hindi naman makahalat, pwede pa po magbakal, pero siguraduhin lang po na mapasar duman sa tuwing testing. Iyo po, sign po yan, nagkakabarakal. Sign po na... Pero mas magaya magbakal din sa Naga. May mga tindahan na hindi na ang supply niya, halos pareho man lang po ang supply sa mga electric cooperative. And sigurado kita, ano... na mapasar siya, mapasar. Kaya lang si tindahan, siguro, sa party may po kaya, masakit kami mag-endorse. Iyo po, ay, mo, sa mga dahil nakakaaraw. Mahapot-hapot na lang ako. ang kampanya namin nga, maghalat na lang po. Kaya lang, yun na yan. Masarong taon na po. Hanggang na rin mahalat. Iyo po, masarong taon na, dahil nakakapuon ang negosyo. Yan, siguro dakula pa dining sa imong daiman po. Daiman po, sir. Itaw mo lang po sa ko si complete address sa kasi account name para maapat sa matabangan. Salamat pong maray. Sir Rainier. Opo, kung sakaling may mag-abot na and makahapot-hapot na rin kami. Sir Rainier, salamat pong maray sa imong oras na itinaosa sa tuya pong programang Ansyudadano. Until the next time po, dahil mikana ay istorbohon ta, naglampaw naman pati ako sa kuyang oras. So salamat po on behalf of the whole BBS family. Thank you so much, Sir Rainier Bukay. Thank you, Ma'am Sheila. Salamat po nag-aantabay ngayon. Good morning po. Thank you po. Ayan, sahin na si Sir Boyet, amayo na. Ayan, medyo napaturog na garo, Sir Boyet. Pero anyway, salamat po sa satuyang naging mga bisita. Ngunyan na aldaw, nakaulay ta si Sir Rainier Bukay, the spokesperson ng
Kasureko, and also si Police Lieutenant Colonel, si the Chief of Police ng Libanan, Camarines Sur, Casubago, si Sir Alex Peñafiel. Salamat pong maray. Sa aga po, siguro kung igwa kitang pagkakataon, tutukaroon ta tong bagong lay manunungod sa, para mapadali, ang pagkuataning pasaporte. So good news po yan, ano? Ta ako, dai ako makarenew-renew, ninhuli sa letter... Itong enye, itong linya lang kang sa kuyang apelido kang daraga pa ako na enye, duman sa dininya. Medyo masakiton po ano, pinapasakitan akong santambak na requirement. Bukod sa, bako na po siyang madadara sa sarong affidavit lang. Kadakol, mabalik pa ako duman sa banwaan kan sa kong mga magurang kon sa insinda kinasal, mga papeles sali sa eskwelahan ko, and kung ano-ano pa po, mga pas ano din, siguro mga birth certificates din kan at least tapito kami magturugang hinahagadan ako ning at least tulo ko da ang tugang mag produce din ako ning birth certificates ninda and marriage certificates kan magurang kadakul-dakul po intero na ako nadidisganar pero sana po igway ning magayunon tukaron ta po yan ano maski kay iba natin Sir Bebot magayunon pong magiging istoryahan yan. Well, we have 5 minutes after 10 o'clock in the morning. Inabot na po kita ning kay Puhan magpaaram sa satuya pong programa. Mabalik po kita sa aga. So tomorrow will be March 20, Wednesday. Miyerkules na po yan ano. Maharani na magbarakasyon ng mga kaakian. Pero next week pa yan. I think exam week mo yan. So God bless you everyone. It has been a good day. Good Tuesday morning. Digdi po sa Anshu Dadano. On behalf of the whole management of Anshu Dadano or BBS, DWLVFM, salamat po sa tuwing mga kaibanan sa technical side, Sir Chief Ariel Camarote and Stephen Favis. Salamat pong maray. God bless you everyone and see you tomorrow morning. Digdi lang po sa Anshu Dadano ng 91.9 BBS DWLVFM. Ang Siyudadano. BBS.